Ito yung nangyari pala mga bro, yung nakaraang May 11 nang nag-viral dito. Hindi ko nabanggitin ko sana, pero nag-viral dito. Dahil ni minsan hindi ko pa ito na narinig o nakita. Ngayon ko lang nakita ito sa video. Then, hindi nga sila natanggal sa kanilang ginawa. Dahil sila ay prehong, may mga asawa. So, aware lang po tayo, eh, para sa akin, reaction lang po ito, ulitin ko, reaction lang po ito ha. And then, ano man ang maging reliyo natin, ay hindi ko po yan dinidegrade. Lahat po tayo ang magkakapatid sa ngalan ng Panginoon. Nangyari naman kasi ito, marami ang nag-react, marami ang naniwala, marami ang hindi maganda ang nagiging komento. Then, nadamay pa pati mga ritual nila, yan, ganyan. Magkakaroon pa sila ng ritual. So, sa mga kapatid natin dyan ay iba, wala naman problema yung mga ganyan ng mga content. Sa atin lang, mahirap kasi kung pati na ang ritual, madadamay sa sitwasyon. Medyo okay naman ang ano, okay naman ang dating. Wala namang problema. Kaso lang medyo may kasensitibo lang. So, sa una talaga paniwala, wag na ito ay hindi totoo. Then lumaon, yun. Hanggang sa nakita ko, namatay siya. Yan, ano na siya, himlay. Pero yung, kung makikita niya naman, editid yung ulo eh. Yung katawan ng, hindi mo malaman kung katawan ba ng tao, hindi. Yung ulo editid talaga eh. Kaya doon ako nagkaroon ng hinala na ito ay hindi totoo. Sa akin lang yun ha, reaction ko lang yun. Ewan ko lang sa inyo. Hindi ko naman siya sabi na yung reaction niya ay hindi tama. Tama din yun kung anong maging reaction niyo. Yan, hanggang sa inilibing siya, anong ritual ng libing. Tama yan, tama yung ritual ng libing. Totoo yan. Kaso lang, may mga sitwasyon na hindi natin alam na medyo nasasagasaan na rin ang sabi na nga natin ang relihiyon. Oo, content creator tayo, pero sana isipin din natin na kung paano ba may masagasaan, paano ba may maapektuhan, na sana walang maapektuhan kahit ano sa pagiging content creator natin. Ayan, ito. Ayan, nagiging emotional pa sila dyan. Ayan, sa ano na yan, sa reaction na yan, emotional sila dahil yun talaga ay napakasilan kasi ng sitwasyon eh. Kaya minsan hindi ko rin mabanggit. Yan, ang daming nangyayari. Kahit sa ganyang sitwasyon, sa napakalit na panahon na yan, mula May 11 hanggang May 15 hanggang sa namatay sila daw ha. Dahil malalaman ninyo yan sa pinakadulo nito. So ito na siya ngayon, yung namatay. Buhay na buhay siya. Yan siya. Pero ginawa nila ang ritual kung paano ang sistema sa kanila. Babalot ng puting damit at bago ilibing. So ngayon, ito na siya. Buhay na siya. Yan. Kaya wala namang problema. Just for content lang naman din nila yun. Idea nila yun. Respetuhin na lang natin. Pero at least meron ding aral naman na napupulot doon sa ginawa nila. Na yung mga ganyan ay dapat iwasan. Diba? Ayan lang.
nainita na yata si ate doon sa loob. Kaya ganun na nilabas na siya sa doon sa pagkabalot. Yan. Mula sa ganung senaryo hanggang sa naging na nawalan sila ng buhay at ibinalik naman doon sa ano, sa kung anong sitwasyon, kung paano nila ginawa yung content. So yan mga bro, at least sila nakagawa sila ng content na yung pwede mapulutan ng aral. Totoo naman yan eh, nangyayari yan sa totoong buhay. Maraming salamat mga bro, maraming salamat. Asa mag-i-click niyo. Bye-bye! Okay mga bro, see you next time. Sa ngayon, sana nag-enjoy kayo sa pinapanood ko sa inyo. Bye-bye all!